Request po kasi kung paano na naman daw pagpili ng magandang baboy. Depende po yun, mga ka-farmer, kung paano nyo, ano ang hinahanap ninyo. Kung native ba na lechunin, o yung pang fattener, o pang inahin. Reaction. Ang hybrid, paglapit nyo, hindi yan babalikwas. Pero ang native po, paglapit nyo pa lang, defensive yan. Oh, kita nyo? Ganyan po. So, isa po yan sa karakteristik na mataas pa po yung pagka-native. Pero pagka... Ayan o, oh, magandang buhay mga ka-farmer. Ayan, wow. Lechon day tayo ngayon. At nandito, first pick up. Aga, ayan o. Oh. Ka-farmer Jet. Ayan. At may babatiin daw sila. Naunahan nila ako mga ka-farmer. Oh, ayan. Kamusta rin sa mga kasama ko sa barko? Wow, kabaro. Saan po kayo? American flag. Ano siya? Cruise ship din? Hindi. Kala ko cruise ship. American ayan. Flag kami. Oo. Ayan. Amboy, andito na ako kay ka-farmer. Minimithi-mithi nating ano. Lechon, ayan na. Matitikman. Na, naunahan kayo. Matitikman na. Ayan. Thank you po. At ayun, ano ba tawag dito? Babarko din pala siya. Mabalik pa po kayo? Oo. No. Pero wala na yung barko ko, miscrap na. Ganap na lang uli ako. Oo, experience naman ng pala si Lily. Ayan ha mga ka-farmer. At ayun, maraming salamat. One down. At ano ba to? Ilan ba tayo bukas? Apat din. Okay. So, one, ayun. 3, 4, 4, 27, 1, 2, 3. Okay. Ayan o, happy birthday pala kay Chef A. Ayan, birthday niya po ngayon. Imbita nga ako, kaya lang po, napaka-busy naman natin. Darating pa si ka-farmer Leo, magdi-discuss po ng UPBC. Kaya sabi ko, mukhang hindi ako makakapunta. Tapos ayan, Jet Kasim, okay na to. Ayan, kay Doc Garcia bukas. Yan, ulit na naman mga ka-farmer. Kailan lang yan? Ka-farmer Manny Basa, ulit din po yan. So, Frankie Gomez, di ko lang alam. Ano ba to? Wala pang date, wala pang... Papatanong natin yan. Ulit din po yan mga ka-farmer. Pero, sigurado yan. Papapick up niya din. Maraming, kumusta na ka-farmer Frankie? At sigurado, nasa ano na siya, nasa Amerika na yan. Tapos ito, 30 kilos lang ito, ano? Tumawag na to. Ayan, ano pa ba? Ampilin si, okay na din to. Nag-confirm na yan kahapon. 29, Jay Fritz. Mukhang ikaw na lang mag-i-estimar. Susundo ako sa Monday. Ah, sige. Wala akong maisisingit na oras eh. Ito tayong gwagwa. Susundo po tayo ng ating aking mag-ina. Tapos, 29, 30, wala. 30. Asan ang 30 mo? Ayun, dalawa. Tatlo. Apat. Ba? Ayun. Patay kay Frankie. O nga, no? Maghahatid naman daw si Salones. Kasi maghahatid siya tayo. Di tatlo lang tayo. Oo nga. Sa atin. Tapos sa 29 niya ihahatid yung sa kanyang papalitsyon. Tapos di ka ba daw magpapasabal pang next week mo? Oo nga. Pwede na rin. Pwede. Okay naman yung baboy. Yan, wala namang problema. Nakabahan kasi ako baka mamaya. Alam niyo na mga farmer. Nagpa-disinfect po ako pero baka mamaya yung dito wala namang maling problema. Okay. Sa Madrid, ako kami naman. Ay, wow. Pangbili mo na to ng kape. I-stack mo. Bili mo na ng kape si Rambo. Sige. Biskuit. Para yung dito. Ayaw niya makipag-merienda doon. I-stack mo na lang dito para may pamerienda ka. Buti na lang kamo. Wala sa, hindi doon sa may lugar ninyo yung nasunog, ano? No, nakita ko mga ka-farmer yung lugar ni na lady, may sunog. Malapit lang sa banyo natin. Yun nga. Halimbawa, dito sa banyo. Dito kuya, ito yung sa amin. Oh. Na, dito yung paaralan. Compound yung sa amin. Dito yung sunog. Delikado. Yan lang. Ubus lahat. Yung ano, pinagawa mo doon, parang nun. Parang kuya, huwag naman kuya. Hindi nga, pero ang ibig sabihin, at risk. Oo. Di ba? Sawa naman ng Diyos, di naman pumunta yung hangin doon. Hindi. Kasi, ano na eh. Ilang beses na nasusunog yun. Yun talaga oh. Kuya, ilang beses na talaga. Kaya nga. Kasi nung nandito si Mang Tomas. Sinusunog lang talaga kusa. Kasi ganun talaga. Ilang nagsunog. Binugbog nga nila yung ano eh, nagsunog.
puti doon matay. Eh, marami din kasi sira doon sa banda eh. Daming sira ulo din doon ko eh. Maraming sira ulo doon sa banda. At ganda ng lechon ah. So, ayan oh. Ating lechon at man, umulan na. Nangyari. Ayan oh, tuluyan ang namatay ang ating Nara, mga ka-farmer. Yung anong ganun, namatay na. Anyway, ayan. Tingnan natin ang ating mga baboy dahil kung bukas 4-5 so mababawasan na naman tayo ng 5 na, mambo na mga ka-farmer. Kailangan natin sana yan. Pero, ayun. 5 maraming nating manok. 5 at di ko lang alam kung ilan ba ang dumating. Ayan, dito pala. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 25 kilos na lang po tayo ngayon mga ka-farmer. Nagiging tulugan ata ng mga ano. 4. Okay. So ayan, 4.25. Puro po kayan kay ka-farmer Anthony. Kaya ang inaano naman natin is yung quality naman po. Pero pasensya na po kayo dahil naagad natin yung ano ni ka-farmer. Naiya nga ako dahil medyo maliit po nakukuha natin. 25. Gusto ko sana makaabot man lang ng 30 no? Para at least kumbaga, mas kumita din po siya. So ayun po at anyway okay lang naman daw po. At maagad natin ang ano. Pero siguro baka may January, March. Ay, January, February, March. Ay okay na tayo, makakapili na tayo ng makapagpa 35 pa tayo siguro kasi kung hindi naman na ganun kalakas po mga farmer ay maabot na natin yung ganung timbang. Pero ngayon po ay bird season kaya tayo ay medyo talagang medyo nasasagad natin yung kanyang ano mga lechonin. Ganun pa man, yun nga, pinagmamalaki natin, quality naman po yung baboy. Woo! Ano yun? Quality po yung baboy natin. So, ayun, yun naman po ang may pagmamalaki natin, kahit medyo lumiit. Pero, talagang ano, sulit naman. Yun lang nga. Ayun, nagpapatunay naman po dyan yung ano, yung mga pabalik-balik na po na talagang umuulit sila at natutuwa dahil talaga daw masarap. Ayan mga farmer. Tapos ayan yung mga may nagre-request po kasi kung paano na naman daw pagpili ng magandang baboy. Depende po yun mga ka-farmer kung paano nyo ano ang hinahanap ninyo. Kung native ba na lechonin o yung pang fattener o pang inahin. So, ayun, wala nga lang tayong mga fattener dito. Pero yun, maitulong ko na rin po sa inyo, no? Madiscuss ko na din. Mga beginner lang po, no? Mga beginner na, ano. Mag-umpisa po tayo sa lechonin. Siyempre, nandiyan na yung lechonin. Yung lechonin po ay ang pinakamaganda pong pipiliin ninyo dapat nasa tamang edad. Unang-una. Tapos, siyempre, dapat ay bilog, mataba. Normally, mas gusto ko po yung ganyan. Mga kit-kit po ang balahibo. Kasi sign po yan, ha? Bata pa yung baboy. Pagka yung makapal na ang balahibo, lalo na yung sa may banda sa ano, matanda na po yan, ay hindi na, kumbaga hindi na po ganun kaganda. Matigas na po yung balat, malutong pero medyo matigas. Kaya isa po sa nagustuhan ko na isa na lang ang kinukuhanan natin kasi alam natin na bata yung baboy na nakukuha natin, kagaya kay ka-farmer Anthony. Talagang nasa edad po siya, kumbaga nasa prime na lechonin. Tapos, importante po, dapat castrated. Ibig sabihin, nakapon po yan, walang mga bayag. Dahil yan po ang nag-uumpisa ng mapanghi. So, ayan, mapanghi. Tapos, nasa edad, dapat hindi pa po nanganak. Yan po yung mga characteristics ng lechonin. Tsaka makikita nyo yung bodies ko, dapat bilugin mga ka-farmer. Bilugin. So, isa sa mga magaganda yan, makikita nyo po. Maliit ang tinga, ibig sabihin native. Tapos, makikita nyo po ang native talaga na ang characteristics niyan kahit ikulong niyo po yan sa koral mga ka-farmer ha? Kahit ang koral yan ang karakter po ng native na baboy mailap at mailap po yan hindi yan kahit nandito sa kulungan sabihin mo na pinapakain nga sa kulungan iba pa rin pagpasok niyo po ng pag approach niyo pa lang tingnan niyo ilag sila attentive po sila na parang lagi mo silang huhulihin nakamatsyag tapos hindi po sila kumikilos. Gaya niya. Dito, tingnan niya mga farmer. Tingnan mo yung reaction.
ang hybrid paglapit nyo, hindi yan babalikwas. Pero ang native po, paglapit nyo pa lang, defensive yan. Oh, kita nyo? Ganyan, ganyan po. So, isa po yan sa karakteristik na mataas pa po yung pagka-native. Pero pagka nakakita kayo ng itim, at paglapit nyo, parang walang pakialam, nanghihingi pa ng pagkain sa'yo, lalapit pa, ay maimbaba na po ang pagka-native nun. So, isa po sa mga ang kikita natin. No? So, ayan, makikita nyo pala pagka-native pa. Tapos, pangalawa naman, ano naman po, yung fattener naman tayo. Sa fattener, yung palalakihin, ang titingnan nyo mga ka-farmer, katawan na naman. So, sa katawan na naman, titingnan nyo po, dapat mas maganda, maikli ang paa. Makikita nyo po yung sexy, yung pinakadulo niya, yung pigi niya, dapat nakalabas. Mas maganda po yun, yung putok na putok. Putok na putok po siya. Yung tipong pagka yung likod niya po malapad. Sabi nga nila, may kasabihan nga po, no, pwede mong patayuin ng baso. Yun po yung magagandang baboy. So nakaano po yung likod niya, lapad na lapad, nakaputok yung ano, tapos yung tiyan naka angat. Hindi po nakalaylay, ano, kabaliktaran po sila ng native. Nakalaylay yung ano. Kaya minsan may mga masiselan na ano na buyer, biyahero mga farmer. Ipupunto sa inyo yung tiyan ng baboy. May na-experience na po ako ng ganun, no? Kami po ay nagfa-fattener. Kasi dati, naalala niyo po na kwento ko na nagko-crossbreed po kami ng mga native ba? Native, kino-cross po namin sa ano. Tapos hanggang sa dumating na tumaas na yung lahi nung ano, na isinisingit namin kasi bibilis na rin po lumaki. Puti pa ang kulay. So, isinisingit namin doon sa fattener. Pero alam pa rin po nila, mga ka-farmer, ipupuntos nila yan. Sabi nila, kuya, baka pwede tayo magbawas ng 3 kilo doon kasi may lahi yan. Napakasiselan po. Nung time na wala pang ASF. Pero ngayon, mga ka-farmer, na talagang tinamaan tayo at shortage sa baboy, ewan ko lang kung mag-aarte pa sila ng ganun. Pero noon, ultimo ganun, mga ka-farmer, ipupuntos nila sa'yo. Ultimo yung tiyan, yung may parang may... Bito ka lang po yun eh. Kapag parang na ano sa los-los, parang sa may tiyan niya may bukol na ganun. Ano lang yun? Wala namang ano yun eh. Kip, babawasan ka pa ng 3 kilo. So ganun po ka tinitik nilang advantage. Yun lang po tayo naninira, no? Inaano ko lang po sa inyo yung side at may experience ninyo pagka, let's say, kayo po ay nagbebenta ng baboy. Ganun po yung mga buyer. Talagang syempre, gusto din po nilang kumita at gusto nilang makamenos. Kaya lang, minsan hindi na po makatapo. Na experience ko hindi po makatao. Pasensya na po, pero yun po ang aking opinion, ano. So, ayun, dapat nakalagay ang nakaano diyan, maikli ang paa. Yun po yung mga lahi niyan, mga durok, white durok, mayroon po silang tinatawag na white durok. Napakaganda po ng body score noon. Napakabilis din lumaki. Tapos ayun nga. Talagang maganda yung ano niya. Tapos yung large white naman, yung tainga, halos naka takip sa mata nila, ganoon. Yun po yung mga, ay hindi, ano, land race pala yun, mga ka-farmer. Yung land race nga, nakatakip po yung tinga niya sa halo sa mata, nakaganon. Yun, land race po yun. Ayan, dumating yung taga-tanim ni Mamuna ng ano. Kamatis, so yan, tuloy natin ang discussion. So yun nga, ang isa sa mga magagandang breed po ng panginahin, tinatawag nilang F1. Yun po yung crossbreed ng large white at landrace. Yung time po namin yun, ano, ewan ko ngayon kung mayroon pang ano, alam nyo naman po ang mga nag-aalaga, palagi pong mayroong ano, bagong breed na maganda, no? Tapos, yun po ang inahin, minsan iko-cross na nila ng yung terminal nila na tinatawag, yun na yung Barajo. Nandyan po ang P-Train, white durok, tapos ano pa ba, mga naaalala ko na hamrock ang tinatawag nila, no? Yung Hampshire, magaganda rin po ang lahi nun. Tapos durok, hamrock, kaya hamrock, Hampshire, durok combination, yun po yung lahi ng Barajo, yun naman ang i-inject sa tawag dito, sa inahin, mga ka-farmer. So, ayun, yun naman po ang kinaganda sa artificial insemination kasi talagang quality po yung Barajo na makukuha ninyo.
Kasi po ang inahin naman ito ha, pagpili ng inahin mga ka-farmer ha. Kanina kung ang fattener na palakihin na pangkatay, pag sinabi po kasing fattener, yun yung pangkatay. At hindi mo gagawing inahin. Fattener 'yan tinatawag nila. Kaya nga po fattener, ayan. Palakihin lang at pangkatay. 115, katay na siya. Within 5 months to 6 months. So pag inahin naman, ito naman po ang characteristics. Kabaliktaran po nung tawag dito. Halos kabaliktaran nung fattener. Kung ang fattener, malaki ang pigi. Mga farmer, ha? Tandaan niyo po. Pag pipili kayo ng panginahin, medyo slim ng konti ang pigi. Mamaya, i-explain ko yan kung bakit. Medyo slim ng konti ang pigi. Maraming dede. Pantay-pantay ang dede. Dapat at least po 7 sa kabilang side. 7 sa kabilang side. Buhay. Ibig sabihin, matitimbog yung dede. Marami, may dede po kasing patay na tinatawag. Patay naman yung dede niyan. At namamatay din ang dede, ha, mga ka-farmer. Ibig sabihin, kunyari, buhay siya nung pangalawang panganak, pangatlong anak, makikita nyo, namatay na yung dede niyan. So, yun po yung ano niyan, yung mga nangyayari pagka pagka nag-iinahin kayo. Medyo mahirap, mga ka-farmer. Mahirap po ang inahin. Kailangan nyo na talagang babantayan nyo pagka, anyway, ayun, singit ko na naman. Ayun, yun po, maliit ang pigi. Tapos, di ba sexy siya? Dapat medyo mataas naman ang paa, mahaba ang paa, mga farmer. Yun po ang isa sa mga characteristics. Unang-una, bakit po maliit ang pigi? Kasi magdadala po yan ng biik. Minsan, 16, 14, 12 na biik, mabigat po yan, mga farmer. So, kung dadagdag pa po yung pigi niya, na napakabigat din, ay ang tendency mapipilayan kayo ng inahin. Which is pag napilayan kayo, wala na. Sayang na po yung ilang buwan ninyong paghihintay. Sayang po yung inyong pag-alaga. Tapos, kung bakit naman pinipili natin yung paa ay medyo mataas ng konti? Kasi matibay. Dapat matibay po yung paa. Kasi ngayon, kasama na din po yun. Magdadala din po siya ng biik, mga ka-farmer. Kaya dapat matibay ang paa. Malakas ang mga paa. So yan, isa po sa mga characteristics. May pantay-pantay na dede. Tapos sa ano ba to? Yung mga paa matitibay, hindi ganong medyo sexy lang siya. Hindi siya yung talagang malapad na pang-fattener. Hindi po pwedeng gawing inahin yun. Mamumroblema lang kayo pagdating ng panahon. Kasi ang inahin po, umaabot ang 300 to 350 kilos yan. Isang baboy, mga farmer. Wala pang liit yun. So, ganun po lumalaki yun. Can you imagine kung maikli yung paa niya, tapos mahina, tapos malaki pa yung pigi, talaga pong may injured yung inahin ninyo. Pag napilayan po kayo ng inahin, bukod sa mura nyo nang maibebenta, sayang po yung panahon. Kaya, napaka-importante po ng pagpili ng inahin ay talagang piliin nyo po ng maigi. Pangalawa, yun nga, tamang lahi. Tapos, pag nanganak po yung inyong inahin, obserbahan na ninyo. Kasi may matatapang, may nangangain ng biik, may nang ayaw magpadede. So, isa pa yun, mga farmer. Napaka, ano po, kaya, minsan makakuha ka ng mabait na inahin, mamahalin mo talaga. Kagayang dati, may mga pangalan niya, may mga inahin. Kasi, si mama, ano yan, ganito. Kasi po, talagang mamahalin niyo yung maalaga. May mga ganun po. Doon po na po lalabas yung ano ng baboy. May baboy na balahura talaga. Matapang sa kanyang mga biik. At meron naman po na talagang maalaga. So, ayun po ang aking mga tips. Ano? Sa para ako naman, uso na po ang artificial insemination ngayon. Mas maganda na po yun. Bakit kamo? Talagang quality. Nung time ng 2016-2015, nagsiseminar pa kami noon, makikita niya po yung mga barako. Inano yan, pag may seminar, magdadala sila ng barako, makikita mo ang gaganda ng barako, mga kapano. Talagang. Yun naman nagkakahalaga ng 120,000, 80,000, yung time na yon. Ngayon ko siguro baka 200 na. So, ayun. Talagang maganda. Kaya yun naman po ang aking ma-share sa inyo, yung aking konting kaalaman ano sa pagbababoy. Kasi dati puno po ito ng baboy, mga ka-farmer. Ayan, puno yan ng baboy dati. Pero ngayon,
sumuko tayo. Ayan, puro baboy po yan. Ang gandung. So, ayan at at least po nakapag-discuss tayo ng konti. Ano? Ayan. So, ayan, hintayin po natin yung mga mag-pick up ng lechon at maisingit po natin sila. Ayan naman. Sa lechon business naman, bakit ako na hindi na nag-alaga? Bukod sa tinamaan po tayo ng African Swine Fever, ay malaki po ang advantage ng ano. So, i-discuss po natin yan sa ibang video naman. Kung bakit ano ang advantage ng may alaga, disadvantage ng may alaga, at advantage ng namimili-mili ka na lang. So, ayun, titimbangin natin at kayo na lang po mamili kung alin doon ang inyong tatahakin kung kayo ay mag lilichon business, mga ka-farmer. Ayan. Pero yan ngayon, yan muna ang ating masishare at alas 10 ang pick up nito, mga ka-farmer. So, ayan, hintay-hintay na lang tayo. Malayo. Ganun daw po talaga. Mas masarap pag pinaghihirapan. Nay, pagkakain niyo naman ang lechon, may ano, may share po tayo. Pag nakain niyo naman yung lechon, sasabihin niyo worth it naman. Ay. Worth it naman. Pati middle name. Worth it po ang lechon. Hindi pa po ito, sa iba po 'yan. Yung sa inyo umiikot pa. 30 kilos lang po kasi. Wala kaming 30. Mahirap po ngayon ng malaki. Hirap. Kasi yung kinukuha ko nito, isa lang farm. Kaya yung quality ng baboy na mi-maintain natin. Baboy na. Bali, akala ko nasa abroad yung umorder, hindi pala. Oo, nasa abroad. Sino po si Frederick? Ayun, shoutout na pala, magpapa-shoutout pala yan. Frederick. Shoutout. Amaya, pabati natin kay nanay. Ano naman po yan, marami na po ang nagpapatunay na talagang masarap kasi baka kasi akala na nyo, kami lang ang nasasarapan, ano? Yung mga nakalista dyan, halos 80% na po, puro ulit na lang. Minsan pang lima, pang apat. Mga nasa malalayo pa pong pinanggal. Malayo, buti pala, tumawag kami, lampas na kami. Nakita ko yung hindi mo man ang tiripin. Hindi, kasi marami dumadaan eh. Ayan, sino bang isa shoutout? Ayan, oh. Frederick Bartolome. Ayan, hello po. Reynald and Razon. Tama ba? Okay. Si Reynald and Razon. At may bago daw silang baby, si Ali Amor. Ayan. Hello. Saan sila? Sa New Zealand? Netherlands. Netherlands. Ako. Matatangkad ang mga tao doon. Lalaking tao doon. Netherlands. Hi ka sa vlog ni. Hi ka naman. Hello. Hi. Pero taga Magalang po kayo. Hindi po. Sino yung taga Magalang? Kapataan pa kami. Sino yung taga Magalang? Mga party doon ng Nambian. Ah, doon yung kakainin. Ako. Oo. Kasi tumawag sa akin, taga Magalang eh. Ayun yung tatay niyo. Oo. Layo kasi. Naku, paano kayo kakain ng lechon yan? Mahina na ako sa biyahe. Ang layo naman. Hindi, Nay, i-enjoy nyo yung biyahe-biyahe hanggat malakas pa. Oh. Yun lang nga lang. Wala ko, sir. Si Mama nga, sa ngayon po, 80 na po siya. So, pag sinasama, ngayon sinama po sa SM noong nakaraan, dahil siyempre matagal-tagal na rin din. Mabagal na siya. Sabi ko nga, Ma, kung gusto mo sa susunod, i-wheelchair. Ayaw niya naman. Pero maraming ganun talaga. I-wheelchair naman. Wheelchair na talaga. Siyempre, ayaw niya pa. A farmer Frederick, ayan po si Mami. Ayan. Mga anak, salamat! Ayan, thank you, thank you. Very good, very good. Oo. Matagal na po silang naandun? Hindi pa umuwi? Eh, hindi eh. Nagbabalak umuwi, kaya nang lockdown. Oh, hirap ano. Grabe ang ano ngayong kaso sa Europe, ano? Kaya natapos. Germany, tsaka ano, tumaas na naman. Nakatangkatapos yun. Nagrarami. Ay, yan ay sorpresa pa doon sa dadalhan niya. Walang nakakaalam. Meron, sa'yo. Hindi, pero itatanong po nila niya saan yung kinuha itong sarap ng lechon na ito. Ayaw, siyempre sasabihin. Isip kasi naganap kami dito na dapat sa Bataan kami kukuha ng lechon. Kaya lang pagdating, hindi na, malutong, kaya naghanap. Ayun nga, malapit yan. At saka ano eh. Nanonood. Dahil sulit naman talaga. Balak sana ng anak ko. Ano? Ito po kasing lechon namin. Ano yan? Di ba sikat ang sibulechon? Di ba? Sibulechon ang style. Plus, dinagdagan pa po namin ang mga Ricardo. At yung baboy, quality quality talaga. Yun naman po ang ano eh. Magdadala talaga baboy. So, tapos sibulechon pa po ang ano. Masarap talaga.
Ayo. Oh. Basta wag lang magbabasa eh. Di, ilan saan po ba kayo sa Magalang? San Ildefonso. Niyana. Pig. Pig. Ay, ano, para maganda ang tingnan. Manulot kami sa vlog. Ayan. Oo, oh, sige, salamat po. Salamat. Ingat. Bye-bye. Ayan, okay na. Cool down na tayo. Salamat. Ingat po, ingat. Sabi ko na, nung nakita ko po sila dumaan, sabi ko mukhang ito na yung ano, yung estrada. Parang naano na rin sa experience pa na ito na yun. Parang masanay na din po ako na laging may iniintay pagka dumaan sa ano, ito na yun ka ako. Yun. Tatlo, 11 na lang yan? Ay, ubos na naman pala. Kaya nga sa 29 magpapadala ka na lang. Oo. So 11 ang ano natin. Kasi sobra naman tayo sa dito, kuya. Sobra naman. Ang kaso lang, dito tayo, pang next week, at least may nakadala ka na. Ayan, puro 25 kilos na lang po tayo. Sensya na po talaga. Wala, wala na tayo makukuha. Ilang kilos to, kuya? 25. May dedication yan. Wow. Wait. Wait, Ing! Ayan. Itong kay Konkon. Bit. Tapos si Mamita, yung kay Roro Madrid. Ha? Ah. Yung nakalista na ba? Wala pa. Yun. So, Mamita, happy birthday Roro. Ayan. Ayan oh, baka nagbibiro kami mga ka-farmer, ayan oh. Para talaga kay Roro. At shout out pala sa Fat Boys, ayan. Kay brother, ayan. Si Bong Madrid, mga ka-farmer. Ah, ayoko na po siyang kuyahin dahil napakabata niya pa, no? Tropa naman yan, eh. Tol, matitikman mo na lechon. Ayan. Huh, busy tayo, ah. 29. So, ilan na lang ang baboy. Kailangan natin magpa-deliver. 29, may delivery si ka-farmer Anthony. Dahil mayroon po siyang ipapaluto. Padala na tayo dyan. Makasigurado. Yan, na po na ang last order natin. At ayan, may babatiin daw po sila. Ay, Ma'am Lindsay. Si Kayden, Binyag. Yan. So, pinaluto ko muna yung kapatid ko. Tapos yung ano niyo po, yung anak niyong panganay? Ah, si Derek. Oh, Derek. Ayan. Hi, Derek. Hi, Derek. Hi, Derek. Hello. Salamat sa supporta mo. Yan. Thank you. Yan, bago tayo magtapos, tayo po ay nagpapasalamat sa mga nag-order po ng lechon. Ay, wala na ang listahan, mga ka-partner. Resource for tomorrow. Ang bilis ni lady. So, ayan, yung mga umorder po ng lechon kanina. Ayan, marami pong salamat sa inyo. At hopefully, hindi po yun ang sa mga unang nag-order. Una pa lang po nag-order. Hopefully, ay hindi pa po yun yung huli nating pagkikita. At sana nagustuhan po ninyo. Although confident naman po ako na magugustuhan po ninyo yung aming lechon. Bukod po sa sabi ko nga, kumunat man ang balat, kahit po ibiyahe po ninyo kung sakali man na hindi po malutong ang lahat. Pero yung quality po ng karne na sinasabi ko na talagang yung pinagtadtaran eh talagang aanuhin nyo pa at magugustuhan nyo po talaga yung lasa. Yun po yun. Kaya confident po ako na magugustuhan po ninyo. Ayan, teka lang. Asan ba yung aking December 3? Nako, wala pa nga. Noel Hoxon. Oo, ayun mga ka-farmer. Wala pa nga siya. Si Kenneth, mga ka-farmer. Kenneth. Meron siyang order. Buti na lang ano. So ayun, maraming salamat ka-farmer. Nag-follow up kayo at ayun na ano yung inyong order. Tapos ito si ka-farmer November 30. Si Oh, daming hindi pa nakalista. Sa 7 mayroon nakalista ng 7. Wala pa rin. Aba. Ayun, marami po ang wala mga ka-farmer, oh. Dito.
So ayan, ayusin ko lang. Ayan o. Ito kay ka-farmer Kenneth. Ayan, wala tayong 20 kilos ka-farmer, pero ayan, 25 na lang ang pinakamakukuha natin. Ayan, ito po yung nadagdag, Tony Ignacio. Ayan, ka-farmer Tony Ignacio, 25. At 30, meron din po siya. Ayan, bali dalawa. Ayan, maraming pong salamat. Ka-farmer Manny, ayan po ang order ninyo. Ayan, di bali. Ka-farmer Frankie Gomez. Ano ba, tuloy ba ito? Hindi ko alam. Wala na po tayong 35 kilos. 25 lang po. At least 5 kilos lang po ang i-adjust natin. Talagang wala. Sagad po si ka-farmer Anthony. Talagang napipiga po natin yung baboy. Pero yun nga, quality naman po. Kaya pagtiisan nyo na mga ka-farmer. Medyo mabibitin lang kayo ng kaunti. Pero quality naman po yung ating lechon. At nakikita nyo naman po kahit malayo, bumabalik po sila. Yun naman po ang aking ikinasasaya, no? Dahil yung ating pinagyayabang, ibig sabihin po, kumbaga pinagmamalaki, sabihin na po natin, ay ano naman, talaga naman pong totoo, ano? So, ayun. Tapos, batiin ko lang po ito. Ayan. Happy 30th birthday daw. Ayan, sa November 28, kay Christian Jake Anis. Happy birthday, brother. Ayan, lagi po yan nagtitext sa atin. Sa kanyang pamilya sa Quezon City. Ayan, Bago Bantay, Quezon City. At syempre, saan ba to, taga Ilocos. Ayan mga ka-farmer. So, ayan, at hopefully ay meron po ako palang naibigay po sa inyong konting na-share na konting kaalaman, maliit na kaalaman po tungkol po doon sa baboy, ano, na kagaya nga po nung pagpili ng mga baboy, iba-iba. Sabi ko nga yung fattener, iba po sa medyo ano. So ayun, at least po na-share po natin ng konti, no. Tapos yung pagpili ng lechonin, mga ka-farmer. So ayan po, at hanggang dito na lang. Maraming salamat at magandang buhay.